Hello mga classmates and welcome again sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon, aaralan natin kung ano nga ba ang absolute path at relative path sa Linux at ang mga basic commands na to. Ayan, pwd, cd, cd tilde, at ls. Pero bago tayo magsimula at kung interesado ka sa mga gayong videos, i-click lang ang subscribe button at i-hit ang bell icon para manotify ka sa mga future uploads natin. So, ano nga ba ang PWD? Yan. Yung PW is yung Present Work Directory. Yan. Ibig sabihin, dyan mo makikita kung nasan yung current location mo dyan sa Linux system. CD stands for Change Directory. Yan. Sabihin, yan yung command para mag lumipat ka sa yung mga ibang directories. Okay. Yung cd tilde, yan yung pag nag-change directory ka, balik ka lang sa home directory mo. Okay. Yung ls naman, gaya dun sa nakaraang video, ang ls ay yung list command siya. I-list niya yung laman nung current directory mo. Yan, current directory. Oops, yan. Okay. So, ano nga ba ang absolute path? Yung absolute path, eh, lagi siyang nagsisimula sa root directory. Ito, yung /. Okay? So, ito yung example. Ayan. Diba? Nagsimula siya sa root directory. Nag-dive siya sa var na part ng root directory. Nag-dive siya sa FTP directory na sa part ng var. At yung file. Same din dito sa mga ibang example. Okay? So, in other words, yung absolute path, yan yung complete path ng isang directory or file. Okay? Sa Linux mo. Linux box mo. Okay? So, ano naman ang relative path? Yung relative path, related siya sa present working directory mo or yung PWD. So related siya sa niya sa present working directory mo. Okay? So gagawa tayo ng example. Okay, so first yung PWD, okay? PWD. Ayan. So pag tinype mo yun at in-enter mo, makikita natin diyan kung nasang yung current directory natin kung saan tayo naka-location. Okay, ayan, so kung saan tayo naka-location. So example, ayan, home, ayan, home DNS page, ayan. So ngayon yung cd change directory. Okay, change directory tayo. So cd, kung gagamitin natin ang absolute path, ganito ang mangyayari. Home DNS ph new one na folder. Okay? O new two na lang tayo. New two. Okay? Ayan. Yan yung cd change directory. Okay? Ayan. I-copy na lang natin ito para hindi na cd. Ayan. So, yung dito naman tayo sa next. So, yung cd tilde, babalik ka lang sa home directory mo, which is yung home DNS page. Okay? Ayan. So, pwd ulit tayo. O, diba? Doon na. So ngayon, magsi-CD ulit tayo using well, teka, copy lang natin to para ayan. So bumalik ka lang dyan. CD. Ayan. Ay, ano pala yan. Sorry. Ayan. So, ayan. Diba, nasa PW. Mag-LS tayo. Ayan. LS. Ayan yun naman. Yung new one.
So ngayon, mag-change directory ulit tayo using relative path naman. Okay? CD new 1 slash new 2. Okay? So, pwede din tayo. Okay? Nandito tayo sa new 2. So, sino yung nakikita nyo ba yung difference? Pagka absolute path at relative path. So, absolute path, yung pinaka-complete file folder location or file location, then yung relative path relate ka dun sa current directory mo, which is yung home DNS PH. Okay? Gets nyo ba? So, paano kung gusto mong bumalik dun sa directory na new one? Eh, pagdating dito sa new 2, wala nang laman. Wala ka ng kasunod na pupuntahan. I mean, yung padive. Wala ka ng padive. Diba? So, ang gagawin natin, bigyan ko kayo ng example kung paano yung absolute path na pabalik dun sa folder at relative path na pabalik naman dun sa other folder. So, example, dito tayo sa absolute path muna. Sige. So, basically, ito lang. Gagayain nyo lang to, yung command na to, yung CD, then, yung directory, full directory path nung pupuntahan mong folder. Okay? Ayaw ma-paste. So, home DNS PH new one. Okay? So, 'di ba galing nandito tayo ngayon sa current directory na new 2. So, ngayon, pabalik tayo dito sa new one nang gamit ang absolute path. PWD tayo. Okay? Ayan, new one. Actually, makikita nyo rin naman siya dito na napalitan niya yung directory. So, ito yung pinaka-directory mo ngayon. Okay? So, nandito na tayo sa new one na directory gamit ang absolute path. Paano naman kung relative path? Okay? So, balik tayo kay new 2. Okay? Ayan, new 2. Ayan, gumamit na lang ako ng relative path para madali ah. Ayan, PWD, ayan, naka-new 2 ulit tayo na directory. So, para bumalik ka sa previous folder mo or umakyat ka pataas sa galing sa current folder mo, ganito lang, CD dot 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 new 1. Okay? Kasi pag nag new one ka, ano yung kasunod mo? Ito na eh. Yung laman lang ng new one mo. Okay, eh, nandiyan ka na sa new 2 eh. So, lalabas ka ulit sa new one. So, dot dot new one. Dot dot slash new one. Ayan. Okay, so, PWD. Ayan. Nandiyan ka na ngayon sa new one mo na directory. Okay? So, kung makikita mo, makita mo na yung laman nung new one directory mo gamit ang ls. Ayan. So, diba? Makit ka galing dito sa new 2, papunta ka sa new 1 pabalik. Alright? So, ayun. Ganun lang siya kasimple. I hope naintindihan nyo yung difference between absolute tsaka relative path. Ilalagay ko na lang din sa description yung commands na ginamit natin para madali nyo makita, matandaan. So, that's it mga classmates. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please click the subscribe button at hit ang notification bell. Okay? Comment na din kayo kung may interested pa kayong matutunan sa mga topics natin. Okay? So, that's it. See you again mga classmates sa next videos. Salamat!